of our islands on the western side. So, who wants war? Ang hirap-hirap ng natin eh. I want mobility. I want to improve the country. The, you know, El Nino is creeping all throughout the Republic of the Philippines. Soils are cracked. At yung mga farm implements, they waited for election time bago nila distribute in the provinces. When the soil is already arid and there is no moisture at all. Now, if that El Nino would last more than 6 months, we are in trouble. Now, it would be, it behooves upon the president, sana sila na lang, wag ako, you know, you have to provide food that is available and food that is affordable. So kung may pera ka naman, if the economy improves, eh, wala ka namang makita. O may makita ka, hindi kaya ng masa, patay. And that is a serious problem again. So yan ang problema natin. If we have to see somebody talk about drugs, talagang galit ako sa drugs. Forget the laws of men. Kalimutan mo muna yung revised penal code. Kalimutan mo yung mga fiscal judge. Let us go by the divine equation of justice, karma, in this planet. What gave you the right to cook shabu? Sell it to my daughter and son and destroy his life forever. Who gave you the right to destroy my daughter or son? Anong ginawa? Anong ginawa namin? Anong what are our sins? Anong astratonan? Then doon sa San Pablo, Lucena, I was ranting against the rape of yung mga bata. You know, mga adik, they rape women, old women, grandmothers, wives, they defile the body and they just kill them. Masabi ko, ang nanay pa, anong nagawa mo? Kalimutan mo muna yung revised mga pat, kalimutan mo yung police, pati military. Anong nagawa ko sa iyo? Bakit ganunin mo ako? Ang tatay, may kasalanan sa iyo? Ang nanay, anong ginawa niya sa iyo? Eh, so bakit ganun? Para makaintindihan tayo, if we go to the basic muna. Huwag na muna yung police. Eh, police dito sa Manila, including PDEA. PDEA will be disbanded if I become president. It is contaminated also. Ganun lang ako, mayor, but I've been mayor for 22 years. I was the first one to point out to Dilima that there is shabu being cooked inside. It took her 6 months to open it. I was testifying in the Senate. And when Enrile said, do you know David Bangayan? Oh, yes. So, bakit mo alam? I got it from the intelligence community. Because when Inares asked me to help in the investigation of smuggling, eh kung anak ko smuggler, bakit ako ibigay niya sa akin? Sabi niya, Rudy, tulungan mo kami dito, si Presidente. Oh, of course, I'll do it for my country. So, smelling around, nobody from Davao to Manila knew Bangayan. Came a Coast Guard, Navy, lahat. Yung marina, customs, immigration, walang alam. So, punta ko noon sa Aguinaldo. I said, I've been mayor for 20 years. Lahat dyan dumaan na ng Mindanao. So, give me, you know. Sabi pa ng mga, oh, sir, wala yan. Don't. Ibigay mo sa akin kaya mag-testify ako. In the afternoon, dumating yung envelope. Kaya sabi ko, tinanong niya ako, eh, anong gawin mo kung makita mo si mga yan smuggling rice? In double check. Papatayin ko. Nag-react si Dilima. Idibanda daw niya ako for threatening just because she was there. Alam mo, sabi ko, ma'am, abogado man tayong dalawa. The only entity or if at all anybody there, sa mga senador,
Sila lang ang pwedeng mag-question sa akin. It's only the Senate, nobody else, or the member. Masabi ko, magbalik ka sa logbooks mo. Eh kung nag-aral siya ng law sa Lyceum, di mas bright siya ngayon. Ayan ang problema. No, si Tengs ito, ng mga grandstanding, they want to you know, just shine. That is why they ride on my... Marami pang dadating. Marami pang... naniwala ka. Pasakayin ko talaga sila. But I assure you, being a graduate of Lyceum, talagang mabait ako. Now, I will end up... I'm not into the habit of saying, butuhan ninyo ako kasi ako si Duterte. Magaling ako na abogado. Kala mo siya lang rin. Ah, ako, ganito. Ako, at yung pera ng tao. Hindi talaga manakaw yan. Hindi manakaw yan kasi nabulos ako yan dito. Ako ang bahala. You know, I'll end up by saying, can Binay, well, Binay can talk about drugs, criminality, but I look you into your eyes at sabi mo sa akin ang totoo. Can he talk about corruption? Eh kung presidente siya, how will he convince people to strike so that money will not be lost? Can I talk about corruption? Ito si Mar. Na lang muna yan. Ay, nagtuwad ko pa. I'm just saying, I'm just giving you the contrast. Pero ayaw ko mag-ano. I will not... I have to go kasi baka mamura ko pa yung mamurahan na lang. And then, I said out of indifference to a learning institution which really I love. I'd like to thank the family of the Laurels for, you know, being parang close na rin ako. And I would like to see another speaker, Jose B. Laurel, whoever dyan sa kanila. Alam mo ganito yan. Mahirap lang kami. I have to tell you this to show how much my gratitude is to the family. Noon, pag mag-ano ka ng ice plant, pati yung electric, that is public utilities, yung water, you have to get a congressional franchise. Ang tatay ko, of course, he wanted to also provide a out of siguro to awa na ilang naghanap siya ng negosyo, ice plant. But you have to give to get the permit. So my father explored the possibility of nakausap niya si Speaker Laurel. Tapos balik-balik siya dito yung nag-grant na ang franchise. Pumunta ang tatay ko sa opisina niya, diyan sa Congress noon. At sabi niya, Mr. Speaker, maraming salamat po. Ha? So tinapit niya ang tatay ko. Sabi niya, just add it to our friendship. Yun ang sagot ni Speaker. At no, maliit pa ako. Narinig ko yung ano. So, I am, nag-plagiarize ako. So ngayon ako sa dagdag po yan sa pagkakaibigan natin. That, hindi yan akin. Copying lang yan. Sanay ako mag-copy since kindergarten. So, yun ang that has kept me sa within the loving reins of the Laurels. I'd like to thank you, the faculty, school, the graduate, to whom this moment rightfully belongs. It's going to be a hard night. You know, the only thing that can we really do is for you to strive so that we can raise people to the middle class. Alam mo, ang middle class in a society ngayon, the fulcrum, yung dito, is really the middle class all around the world. But dito ngayon sa Philippines, ang fulcrum, ang gobyerno. So, that's why politics is so messy. But by the grace of God, lalo na kayo, di yung mag-graduate ng Lyceum, take care of the younger generation. Ako, I'm doing my part. Talagang sinisira nila
andito sa Maynila, no, kidnapin yung mga Chinese, kunan ng ransom, pagkatapos, wala na pala, patay na. Those are the things that I cannot, di ko talaga, mabubuwang ako. Just like yung sa Davao incident, nakita ko yung patay, nagmura ako, which I used slang. Slang, hindi idiom, slang talaga yan. Mabuti pa itong ito. Hindi na yun ang nagbayad, siya pang unang kumain. Ganun nga pag ano. Ito mabuti pa ito, kapangit-pangit, ang ganda-ganda ng asawa niya. It's chocolate. Putang ina to. That was it. Hindi, ganun yan. I was using that word. I'm sorry, but ang ginamit ko, hindi mga to. Sino pa nung una, imbis yung mayor. That was like, dilur-dilur. I said it. I was not joking. I was narrating exactly the words I uttered. So, why am now? Well, anyway. But, ako, hindi ako summa cum laude, hindi ako cum laude, o magna cum laude, hindi ako honor student, tignan mo yung grade ko sa 78, kay may professor kami noon, si Rosalinda Terona. She was teaching us geopolitics. Akala kasi ng mga buang kalaban ko, you know, sabihin ko, galing ako Lyceum. Kumuha ako ng foreign service, pati AB ako doon, political science. Mahusay ang natutunan ko dito sa 2H. Huwag ninyo akong maglaban sila. Akala kasi na't Provinciano ako na. Yan ka na talaga mo. Kasi hindi na alam siguro from where of I stand. Hindi mo ako maluko sa buhay. Ikaw ang laruan ko doon sa... Pero kayong second debate, magpatalo na lang ako. Sabi ko, I cannot understand. Kasi pinaris ako po Duterte, tapos Santiago Duterte. Nilayo ako doon sa dalawang ugok. Eh, kung kasama ko mga babae, ako ang magtanong. I'd rather not. Sabihin ko lang. Pero, will it be proper? I don't know. It would not be. But I'd relate it to them. Yung kami ni Paul na may gusto akong sabihin, pero it would leave a bad taste in the mouth, maybe. But, you know. So, I end up with a note of optimism that I would live long enough to be the graduate speaker in 1990. I'm now 2090. I'm now 71. Siguro may mga ilang taon pa. Paugod-ugod na, but I can still give you some vignettes in life that would be helpful to you. Maraming salamat po. Graduates, please be seated.